narito ang mga kabayanihan sa pamamahayan. Makakausap natin sa kabilang linya ang QCPD Director Police General Nicolas Torre III. Magandang gabi, General. Magandang gabi, sir, at sa inyong mga tagapakinig. Yes, magandang gabi po. At kasama po natin si Ann Melia. Ako naman po, si Grounder Prana. At meron pong katanungan si Ma'am Ann. Magandang gabi, General Torre. Gaano, yes, ma'am. Opo, gaano kahanda ang Quezon City Police District sa ikakasang transport holiday next week? Ma'am, yung Quezon City Police District ay parte lamang ng Quezon City LGU at kanina nagpalabas na ng utos ang ating mahal na Mayora, Joe Del Monte, na maghanda na kami ng mga contingency plan para sa napipinto strike na to next week. So, nakaready na ang ating mga sasakyan na ating i-deploy sa iba-ibang mga lugar kung saan posibleng magkaroon ng pag-stranded ng ating mga pasahero dahil sa strike na ito. Pero we are also looking at the possibility of actually mitigating the effects of the strike through other factors, so through other techniques and other measures, like yung ating gobyerno nagdeklara na ng pag-encourage ng hybrid or combined operations, especially ng mga eskwelahan, online and face-to-face, so that kumonte ang magiging commuter sa ating mga kalsada. Alright, napakagandang preparasyon yan at nagkakaroon po kayo ng communication ng ating pong local government unit. At General, bago po ang ating pong NCRPO chief, meron po kayong mensahe sa kanya, pagkakataon nyo po, ano po ang inyo pong magandang samahan ng ating pong NCPO chief? Ang QCPD ay sumusuporta sa liderato ng NCR kay General Okubo. Siya ay kilala ko personal noon pa sa aming pagsiservisyo. Kami ay nakakakita-kita, although hindi kami nagkasama sa isang unit. Pero may close coordination kami sa isa't isa sa iba-ibang mga pagkakataon. Kapagkat siya ay aking direct upper class sa akademya pa lang. General, may suspension po ba sa klase sa ilang mga eskwelahan? Kabagan, ma'am, pakiulit. Sa transport holiday na mangyayari next week, may suspension po ba ng klase sa ilang eskwelahan? That will be announced by the local government and the DepEd after their assessment, no? Pero sa ngayon pa lang, ang paghahanda includes encouraging the use of hybrid methods para ma-reduce ang volume ng mga estudyante yung kailangan magbiyahe papuntang eskwelahan. So, merong mga estudyante na mag-online at merong mga estudyante na mag-report ng physical sa eskwelahan. So, obserbahan natin, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa unang araw nito sa Lunes, at pag ito ay ma-obserbahan na natin, we can adjust accordingly our preparations and the measures that we'll be implementing. Alright, sa huling mensahe nyo po, General, para sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa Quezon City, sa ganyang klaseng sitwasyon na darating na next week, yung transport holiday, ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan? Go ahead po, General. Well, unang-una po, ay nagpapasalamat sa pagkataong ibinigay nyo sa amin para may hayag aming mga paghanda dito sa transport holiday na ito. Sa ngayon po, tayo optimistic na makakayanan natin ng wala gaanong problema itong transport holiday, sapagkat ito naman ay isang inirespeto natin na paraan ng pagpapahayag ng mga kababayan natin tsuper na apektado nito mga polisiya na kanilang inireklamo ngayon. Pero it is always an LTFRB issue, at ang tandaan natin, tandaan nila na ang parkita o yung certificate ng public conveyance ay isang pribilehiyo may binibigay ng gobyerno. So ito naman ay may mga kaakibat na mga obligations na magiging subject for revocation kung may mga violations sila. Sa atin namang side sa kapulisan, kami ang naghahanda para siguraduhin na kanilang pagpapahayag ng kung anumang kanilang mga pagkilos ay magiging peaceful at within the bounds of the law, at walang maapektuhan na mga miyembro ng publiko na wala namang
direct participation sa transport holiday na ito. Alright. Ngayon naman, ipa-plug ko na rin na sa Quezon City, may emergency hotline 122 tayo. Kung yes. kailangan niyo po ng police, tawag lang po dyan. Kung kaya tandaan natin ang ating tula ngayon na sinasabi, yung citizens, huwag nyo nang hanapin ang inyong mga police sa presinto. Kapagkat sila inasend nyo na ang mga telepono, kailangan nyo kami, dial 122, kami ay darating sa loob ng 3 minuto. Yan po ang aming assurance, QC Police, action mabilis. Very well said, General, Police General Nicolas Torred III, ang ating pong Quezon City Police District Director. Magandang gabi po, General. Maraming maraming pong salamat. Maraming salamat po, General. Maraming po salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Alright, yan po ang ating pong Quezon City Police District Police General Nicolas Torred III.